Andaw ka pagkalban. Andaw ka pagkalban. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Anten, ingalan ng ka. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Andaw ka pagbawa. Andaw ka pagbawa. Saan ka pupunta? Andaw. Assalamualaikum, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutang mag-subscribe at manood hanggang dulo para updated ka sa lahat ng i-upload kong mga videos for maghihinalawan. For today's video po ay tuturuan ko naman kayo ng maghihinalawan language. So hindi muna tayo basic ngayon, no? So with a sentence muna tayo ngayon para mas marami pa kayong matututunan sa Maghihinalawan language. So, sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo at para matuto kayo sa salita namin Maghihinalawan languages. Language. So, may isi-share lang ako, guys. Gusto ko lang malaman nyo na ang Maghihinalawan, Iranun, Maranao, Tausog ay hindi po yan nagkakaintindihan. Kasi po, iba-iba po sila magsalita, iba po yung ginagamit nila. Pero meron naman pong mga konti lang, meron din naman konti na naiintindihan, pero almost na sinasabi, pagsasalita mo is hindi po talaga naiintindihan. Pero dito po sa amin is, sa Maghihinalawan, meron pong tatlong nagkakaintindihan, medyo nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan pero iba ang sounds or iba yung tono ng kanilang pananalita. For example, sa amin, dito sa amin is ang tawag is ilaya, or ang ilaya po ay malayo sa tubig. Ang ilod naman ay malapit sa tubig. So, meron din pong tinatawag na Maghihinalawan. So, iba rin po yung tono nila. So, for example, is dito sa amin, mabilis kami magsalita. Ganito. Talos ka na siya sa walay, dakanupagkayaya. Talos ka na siya sa walay, dakanupagkayaya. Pero, sa ilud naman, is ganito ang tono nila. Talos ka na siya sa walay, dakanupagkayaya. Ganun ang tono nila. Ang Maghihinalawan naman is talos ka siya sa walay, ada ka no pagkayaya ka. Ganun. Yun ang pagkakaiba, yun ang tono, di ba? Nagkakaintindihan kami pero iba-iba yung tono nila. Yun ang magkapareho kami, Maghihinalawan language, pero iba yung tono. Iba yung dito sa ilaya, sa south, iba rin doon sa north na ilud kasi hindi ko alam, ganun lang talaga siguro yung kasanayan nila. Kasi kami, mabilis kasi kami magsalita dito sa south. Talos kami siya sa walay, ala ka na pagkayaya. Tapos sa ilaya naman, sa ilod naman is, talos kami siya sa walay, ala ka na pagkayaya. Ganun. Sa Maghihinalawan naman is, talos kami siya sa walay, ala ka na pagkayaya. Yun ang pagkakaiba ng sounds nila. So, ngayon, may natutunan naman kayo, di ba? So, bihira lang po yan itinuturo sa YouTube, no? Kasi, diba? Wala masyadong nagtuturo. So, since andito tayo sa ilod, so, ang tono namin ang gagamitin po ngayon. So, number one natin is, talos ka na siya sa walay. Talos ka na siya sa walay niya. Tuloy kayo sa aming bahay. Tuloy kayo sa aming bahay. Pagtalo ako sa banal. Nagsasabi ako ng totoo. Pangganat ako dun kaka. Ang kaka kasi, pwede siya sa kuya or ate. Pangganat ako dun kaka. Aalis na ako. Kuya, aalis na ako. Ate, aalis na ako. Ganon. Mapakay ako midsa. Pwede ba akong magtanong? Midsa kasi is magtanong. Mapakay ako or mapakay is pwede. Mapakay ako midsa. Pwede ba akong magtanong? Okay.
noon. Mapya, mapita. So, kadalasan ko rin narinig ito na alam mo mga Christian dito kasi mas madali lang siyang sabihin. Mapya, mapita. Or magandang umaga. Magandang umaga. Mapya, magabi naman. Mapya, magabi. Magandang gabi. Mapya, magabi. Magandang gabi. Mapya, malulong. Or mapya, malulong. Or magandang hapon. Magaga ng kainan, kaya mo yan. Magaga ng kainan, kaya mo yan. Di ka panggula, inan. Huwag mong gawin yan. Magalaw si Jamila. Masaya si Jamila. Pagsangal, suwata ang mama. Kumakanta ang batang lalaki. Indaw ka pagkalban. Saan ka nakatira? Anten ingalan ng ka. Ano ang pangalan mo? Indaw ka pagbawang. Saan ka pupunta? Kanu ikinambata sa laka? Kailan ka pinanganak? Nginan ka baguliang ka? Bakit ka umiiyak? Angapanta si Amira. Hintayin natin si Amira. Angapanta si Amira. Masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Malinis ka sa dulce? Gusto mo ba ng candy? Gagutom ako. Naligo ka ba? So, ayun yung mga magintanawan language natin in the center. So, di ba? So, at least, di ba, may natutunan na kayo. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking content. Maraming salamat po sa inyo at nagkaroon po ako ng content ng Maguindanaon language. So, sukran. Maraming salamat po. Hanggang sa uulitin. Sukran. Bye! Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you!